Good evening, subscribers. Good evening to sa ating mga bagong mga nag-review ngayon sa mga oras na to. Shout out sa ating mga suki dyan na parati tayong pinapanood. Salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Ang ating topic for today po ng ating vlog ay mapatungkol sa incubation. Yung 21-day incubation ng ating pagpapasisiw o yung pagpapalimlim natin sa inahing. So, ngayon, ang ating tampok ngayon ay ang ating DIY incubator na ating ginawa. Marami tayong ginawang adjustments sa ating pag-incubate ng ating mga itlog since tayo po ay nagsimula na napaka-limitado lang ng ating resources. At nagsimula tayo talagang walang-wala talaga at naging ano na natin sa savings lang natin ang ating pinagagastusan dito sa ating backyard chicken farming. So ngayon, ipapakita ko pong ngayon sa inyo ang mga kasagutan sa inyong mga tanong at pagsisikapan kong maidetalye ang mga ito sa mga gagawin kong sagot. So dito sa ating harapan po ay nakikita natin yung dalawang klase ng incubator na sa tingin ko ay pwedeng yung simulan. Lalo na po kayo ay mga kung kayo yung baguhan. Marami namang mga klase ng incubator na ngayon ay ibinibenta. Yun lang ay may kapresyohan lang siya or meron siyang presyo at kung kayo ay limitado lang yung resources, eh, hindi po yun praktikal. So ngayon, meron tayong dalawang incubator dito na dalawang klase ng incubator na sa tingin ko ay pwedeng yung simulan. Lalo na po kayo ay klase ng incubator na ngayon ay ibinibenta. Yun lang ay hindi po yun praktikal. So ngayon, meron tayong dalawang incubator dito na pwede ko pong i-suggest sa inyo na pwede nyo gayahin. So, ito yon yung una kong naging incubator na nagsisimula pa lang ako. Na-order ko to sa Shopee. So, isa siyang made in China. So, madali siyang gamitin kasi automatic siya. Well, hindi na ganong komplikado gamitin. So, yung detail ng paggamit nito, may i-discuss natin later. Dito po tayo sa ating bagong gawa. Kasi, ito yung nagbigay sa akin ng maraming sisiyo or mas maramihan siya. Kasi yung isa na maliit, 18-day incubation. So, mamaya, ano ko sa inyo. Bigay ko sa inyo yung detalye. So, dito tayo sa ating ginawang incubator. Ito, gawa lang sa styro. Yung nilalagyan ng isda. So, binili ko to ng halagang 300 pesos dyan sa amin, sa bayan. At, tingnan natin kung ano yung laman. So, ito yung takip niya. Ayan. So, dyan, makikita niyo yung ilaw na 10 watts. May butas na isa dito na nasa 3/4 inch yung sukat. May butas sa baba na 3/4 inch ang butas. Tapos, ito na ginawa kong tuntungan, ito ang nagsisilbing kumbaga hatcher. Pag 21, nasa 18 day na o 18th day na yung ating mga incubate ay nilalagay natin dito at itinitaas natin ang humidity. Sa ngayon, yung ating sinusunod na humidity ay ang 50 to 60% kapag first 0 day hanggang 18th day. Pag from 18th day naman to hatching period sa 21st day, nilalagay natin yung mga eggs dito at nilalagay natin ng tubig na. So, sa ngayon, wala niyang tubig.
Maglalagay na lang tayo ng tubig kapag ka malapit ng mag-hatch sa 18 days. At sa 18 days yun mangyayari. So, tingnan natin ulit. Ito ay may laman na 75 eggs na maghahalo-halong mga lahi ng heritage chicken. Kung mapapansin nyo, inadapt ko po yung naibigay na idea ni Kabakyard. Maraming salamat, Kabakyard, sa iyong naibigay na napakatipid na incubator. Wala pong fan ang gamit ko sa ngayon. So, kakacheck ko palang kagabi rin. Sa kanya, nasa 5th day pa lang ito siya. Nasa 5th day. So, natingnan natin, mayroon ng embryo. Yung out of 75 eggs, mayroon na yung 30 pieces. So, isa sa mga importanteng parameters na tandaan natin habang tayo nag-incubate from the first day to 18th day ay yung pag-monitor ng ating hygrometer. Tapos, yung power niya. Sa aking, kasi tayo ay nag-DIY at napagtanto ko dahil dito sa amin madalas yung brown out. So, actually sa ngayon nang nagtitaping ako sa oras na to ay brown out po dito sa amin. At solar lang yung aming solar power yung ating source. Nakabaterya tayo. So, ito yung nagpapa-under dito sa ating system. So, sa awa naman ng Diyos ay tuloy-tuloy naman yung negosyo at nakaka-hatch tayo. So, monitor natin na may parating power talaga ito. Kaya malaking tulong ang ating solar panels at yung baterya. So, ganun din dito sa isa. So, yan po, no? Sa 0 to 18th day, kailangan 50% hanggang 60%. Okay? Pag 18th day na hanggang mag-hatch na siya sa 21st day, kailangan itataas natin yung humidity ng 70 hanggang mag-90 siya pataas pa. O, yun, may detalye yan, ha? So, 70. Yun lang ang ating practice po dito. At nakaka-hatch naman. Tapos, yung mga sisiw na umaabot ng halos 21st day na may crack siya at hindi pa lumalabas, tinutulungan natin. As long as maiwasan yung bleeding, niya, maiwasan yung mag-bleeding ang sisiw. So, para tayo nag-midwife, kung sa tao may midwife, dito sa pagmamanukan at sa nag-operate ka ng incubator, na manual siya, hindi siya automatic . Siya nga pala, yung mga incubator na automatic, medyo may talagang nagkamahalan yan. At later ay papakita ko sa inyo paano namin ginagawa yung ating DIY. Unahin natin ito, yung made in China. Ito yung nakakahalaga lamang ng 700 to 800. Yan. So, minodify ko po yan. Meron yung tubig sa ilalim. Then, ito. Ito yung foam. Kung makita nyo, may mga sawdust. So, nilagyan ko ng sawdust para makontrol yung humidity. Yung estimated humidity nito ay pumapalo ng 50 to 60. Pero minsan, pag tayo ay nakalagay tayo ng mga itlog na matataas yung release ng moisture, tumataas pa po yan. So ito ay yung incubation niya is itong water bag na to. Yan, may laman niya po yung tubig at iniinit ng coil.
doon at mini-maintain lang niya ng thermostat na naglalaro lang ng 37.5 hanggang 37.9. At halos ano siya, kung sa temperature well managed naman at automatic ang ano niya. Ang kagandahan pa sa isang ito, meron tong pang ano siya, pang candling. So dito ako nagka-candling. Tingnan natin yung ating candle kung may laman. So na-check na natin to kanina. So, makikita natin yan. Yan, may laman po siya. So, ito yung kagandahan sa incubator na to. Meron siyang candling light. Pwede natin gamitin anytime. So, dito, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ginagamit ko siya from first, hindi ko na inahat dito kasi yung disadvantage niya, ano siya eh, yung nadudumihan pag nag-hatch na yung mga laman ng eggs na na-hatch, kumakalat at yung iba nangangamoy at inaatake ng langgam. So, para hindi marumi tingnan, even though hindi naman nasisira yung eggs at ma-maintain yung kalinisan. So, at 17 at 18, ililipat ko na yung mga eggs dito sa atin. Ito yung ginagawa nating hatcher. Kasi, dito, itataas natin yan. Tinataas natin itong hygrometer. Yung 65% yung humidity. So, tataas natin ito. So, even though yan, okay na to eh. Dapat 60 lang yan eh. So, medyo mataas. Kailangan nasa 60% lang yan sa ngayon kasi nasa 4th day pa lang ito. So yan po yung ano, yung reading niya, hindi ko na pinapaniwala yan, yung 34.9. Dito tayo nagre-rely sa ating thermostat. Okay? So yung butas nga, isa lang yan, maliit lang po yan, nasa 3.8 inch, isang butas. Then, isang butas dito. So, ngayon, para mapahatch natin ang ating eggs, so, kailangan na meron tayong turning, manual turning. So, sa manual turning, so, makita nyo, ito isang block astroloop to. So, X, tapos namamarka natin ng horizontal line at may petsa pa kung kailan natin nilagay. So, irorotate natin yan ng apat na beses, tatlo pa apat na beses sa bawat araw. So, mamaya mag-iilaw to. Kapag bumaba yung thermostat ng, yan, mamaya mag-iilaw na yan. Pag 30, yan, ilaw na siya pag 37.4 ilaw na. 37.3 pala yung switch ang set natin at papatay siya ng 37.8. Okay, umilaw na 10 watts, no blower. Okay. Yan. Hot chair, 'yun. Kita niyo yung ating pang-control ng humidity. Uling po 'yun. Yung ilalim, 'yan, uling. Dadagdagan ko pa ito ng uling para bumaba. Saan nilalagay yung ito, yung sa humidity to, hygrometer, at ito yung sa thermostat. Okay, rotate natin. So, ang pag-rotate natin is isang beses sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi.
So, minsan yung pang merienda, yung merienda time, yun din yung time na mag rotate tayo. Rotate natin siya. Tapos yung position niya ganyan yan. Parang iano lang dali natin, alay sa atin na pareho dun sa mga automatic rin. Ganyan. So, medyo matrabaho to. So, ang advantage ng sa mga baguhan ay i-recommend natin na ganito talaga. Bago tayo mag-automatic, dito muna tayo. Kasi na ano natin yung makakabisado natin yung mga characteristics ng eggs. Yung paglilinis ng eggs bago ilagay. Isa pa dun yung ang monitoring ng bawat egg kung may crack. Marami. Yung candling. Sa pagka-candling. Yan. Rotate natin. Ipalitaw natin yung X. Dito tayo sa X. So, mapatanong kayo kung ilan ang fertile dito ngayon based sa ating checking kagabi. Eh, nasa 30 pieces na po ang nagpakita na ng sign. Yung the rest, questionable pa. So, ito yung eggs natin na ating na na-feature na nabili natin sa isang farm kasi mag-ano tayo, mag-start tayo ng Black Astrolorp tapos Vintage, mayroon din tayong Dark Mahogany, alam mga apat to, tapos yung Bard Plymouth Rock. So, yan yung mga alagaan natin. So, sa ngayon, saso yung ating, marami tayong saso. Konti lang, tama lang. So, kailangan dahan-dahan talaga. Dahan-dahan natin. So, abangan na yun yung ating latest, yung mga latest upload natin for, parate, para updated kayo. Eh, mahalaga talaga naka-subscribe tayo. Oh, ito. Okay, ano na. Nag-stop na rin yung... Oh, kahit naka-open yung incubator, may init pa talaga. So, kahit 10 watts yan, hindi natin pwedeng i... So, mapatanong kayo na 10 watts, no? Yan yung... Ano... Resulta ng napanood natin kay Ian, no, Boss Ian. Salamat sa iyo ah sa pag-share ng video mo. So, ito na 'yon. 10 watts lang ah, walang blower. Ah, tapos solar pa. Solar ano lang 'to? Ating solar setup natin sa solar natin nasa 300 plus lang yung ating panels. DIY rin. Solar panels ng shoutout kay Angie Solar na ating subscriber rin. Ayan. Okay, umilaw naman. Ibig sabihin, bumaba yung temperature sa 37.3. O, yan yung function ng ating yan, iisay natin. So, ito yung disadvantage pag marami na talaga. So, doon na tayo bibili ng ating or gagawa ng
automatic. No, pero itong auto budget nga, so ito yun, swak sa budget. So later on, i-ano ko yung ating cost and return analysis dito sa ating DIY incubator. So, tatakpan na natin siya. Tapos na natin pong... Maraming salamat po ulit sa pagtapos ng pag-view ng ating video. Naway na nasagot ko kayo at nakatulong ito ating ideas at mga natutunan sa mundo ng pagmamanukan. Sa uulitin po, kaya asahan ko po yung pagsubaybay sa ating pina-hatch na 75 eggs. Kung anong mangyayari, i-update ko po kayo ng honest to goodness. So maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.